Okay, magandang hapon sa inyo mga kaibigan dito sa KMWorks. Sa video na ito ay magkakabit ako ng kill switch sa ating Rider 150Fi. Para nabubuhay na siya kahit may remote na tayo. Yan. On, off at saka on. On, off. Simulan na natin. Okay mga kaibigan, ito po yung kakailangan natin sa pagkakabit ng remote control kill switch sa ating Rider FI. Siyempre, unang-una yung ating remote. Meron siyang on, meron din siyang off. Pagbubuhayin mo yung ating ignition, on. At pagpapatayin mo ay off. At sunod ay itong ating chipset. Ito yung chips niya na kakabit natin. Ituturo ko sa inyo yung tamang pag-wiring nito. Yan. Siyempre, wire. Okay, simulan na natin. Kakabitan muna natin yan ng mga wire. Yan. Nakabitan ko na yan ng dalawa. Para hindi na humaba ang video. Itong remote control kill switch ay karaniwang ginagamit. Kinakabit nila yan sa pulser ng ating motor. Pero yung sa akin, mga kaibigan, kakabit ko ito sa susian ng aking motor para hindi ko na gagamitin yung susian. Ito na yung gagamitin ko. Magre-remote na ako para goods tingnan. Medyo yayamanin. At sa pag-wiring nito, focus natin. Tuturo ko sa inyo. Itong may nakalagay na negative, yan, ikakabit niya yan sa yung wire niyan, ito. Ikakabit niya yan sa negative ng ating battery. At ito namang may nakalagay na plus sign, yan yung sa positive ng ating battery. At ito naman yung common, yung may nakalagay na COM, C-O-M, yan yung magsisilbing supply, yung switch. Yan yung magiging switch natin. At dito naman sa NO, yung normally open, siya naman yung ikakabit ko dun sa susian pa din. Pakituturo ko sa inyo mamaya. Bale, magsisilbing switch lang siya. Pag in-off mo ito, mawawala ng supply itong NO. Pero itong common, yung COM, lagi yung may supply. Tuturo ko sa inyo. Wawiringan na natin. Yung aking switch ay ikakabit ko dito. Tatanggalin ko na ito. Ibabypass na natin yan. Sa pagkakabit dyan, tatlong tornillo lang yung ating kakalasin. Ito. 10mm lang yan. Dalawa, magkabila. Yan. Sa ilalim, meron siyang 8mm. Yan. Ito, 8mm. Kalasin na natin. Kalas na natin yung dalawang nut, yung bolts, sa ilalim naman. Sa Rider FI, para malaman nyo kung nasa yung sakit ng susian, ito yung susian. Susundan nyo lang wire nyan. Yan, ibig sabihin ito yung socket. Kakalasin natin yan. Yan, kalasin natin. P
pinipindot lang yan. Yan. Tapos dito na natin ikakabit yung switch natin dito. Tatanggalin na natin yung susian. Safe naman yan. Yan na natin ikakabit. Okay mga kaibigan, nakalas ko na. Ito yung sasakit ng susian natin. Ito kasing sa rider, yan ay once na pagdikit mo yan, mag-o-on yung ating, mabubuhay na yung ating motor yan. Tingnan nyo. Pagdidikitin natin. Pag pinagdikit nyo yan, yan, nabuhay. Ganyan siya, parang nabuhay na agad yung motor. May on mo na yan. Kaya, itong dalawang wire na to, lalagyan natin yan ng switch. At, yung switch natin yung remote control para de-remote na mangyayari sa ating motor. Hindi na natin kailangan ng susi. Ito yung sakit ng susian. Yan. Babypass na muna natin yan. Pansamantagal. Yan. Simulan na natin. Itong wire na to, pinagapangan ko ng wire papunta doon sa likod. Yan, doon sa upuan. Dito natin itatago yung ating yung ating chipset. Dito natin ilalagay yun. Tapos nakakonekta siya sa negative positive ng battery. Yun. Pakita ko sa inyo mamaya pag naikabit ko na. Okay mga kaibigan, naset na natin yung wirings. Yan. Ito yung dating sa switch ng sa susian natin. Ito. Nilagyan natin ang wire papunta dito sa likuran. Papunta dito sa ating chips. Papunta dito sa ating common. At saka yung normally open. Yan. Tapos yung negative at positive. Ito nakatap na dito sa negative at positive. Ang gagawin naman natin ngayon ay ipoprogram natin yung chip. Ganito naman yung pagpoprogram ng chips. Turo ko sa inyo. Okay mga kaibigan, sa pagpoprogram ng chips, ito meron yung may pindutan yan dito, yan, makikita nyo, yan, ipindutin nyo lang siya ng tatlong press, kaya press nyo siya ng tatlo, tapos, kukunin nyo yung inyong remote, yan, ito yung remote natin, yan. Pag na-press nyo ito ng tatlo, iilaw yan. Tapos, kailangan i-press nyo yung, kung yung on. Tapos, iseset nyo rin yung off. Ganito. Gawin natin. Pag-press natin ang tatlong press. Kailangan iilaw yan. 1, 2, ay, ulit natin. Ulit. Ulitin natin. Hindi na ko. Maya. Yan, okay, nag-reset na. I-press niyo siya ng tatlo. Kamay na natin. 1, 2, 3. Yan, pag umilaw na yan, yan, i-press niyo yung on. Tapos, press niyo rin yung off. Yun. Nakaprogram na siya. Ganito yan. Pag inon nyo. Yun. Ibig sabihin, nabuhay siya. Umilaw. Ang dali mong flash. Yan. Naka-on siya. Ibig sabihin. Pag prenest natin yung off, makikita nyo yan. Yun. Namatay. Pag inon nyo siya, mabubuhay dapat yan. Yun, nabuhay. Ibig sabihin, buhay yung ating motor. Yun. Yung mendy. Yan. Tapos pindutin ulit natin yung off kung mamamatay. Makita mo yung gauge. Yun, namatay. Pindutin ulit natin yung on. Yun, nabuhay. Okay, testing ulit. Off. Okay. So, yun mga kaibigan. Tapos na tayo. Ganun lang magkabit ng
kill switch remote sa ating ano, remote control sa ating Rider FI. At maraming salamat. Okay mga kaibigan, tapos na ang ating pag-wiring ng ating remote kill switch sa ating Rider FI. So ngayon, susubukan naman natin kung gumagana ang ating remote kill switch. Ito yung remote natin. Yan. Pindutin natin yung on. Yon. Okay, ibig sabihin gumagana siya. Pindutin din natin yung off. Yon. Goods. Oh. Okay, hanggang dito na lang ating vlog. Maraming salamat sa mga nanonood na patuloy sa ating video at sumusuporta. At hanggang dito na lang. Keep safe. God bless. Bye-bye.